Nag-counterflow sa isang highway sa Ohio sa Amerika ang dalawang kabayo. Nakatakas mula sa kwadra ang mga kabayong pag-aari raw ng pulisya. Na-recover naman ng mga pulis ang mga kabayo kalaunan. Sa Nevada, malalaking bola ng halamang tumbleweeds ang namataang pagulong-gulong sa kalsada habang tinatangay ng hangin. Sa Utah naman, halos matakpan ng sandamakmak na malalaking tumbleweed ang ilang bahay at kotse matapos hanginin. Bagamat itinuturing na simbolo ng American West, ang mga tumbleweed o Russian thistle ay hindi native sa Amerika at itinuturing na invasive weed ng U.S. Department of Agriculture. Posible itong lumaki ng hanggang 6 na talampakan at nagkakalat ng binhi habang gumugulong. Papasok lang na balita, nauwi sa habulan at barilan ng operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group laban sa isang Chinese national sa BGC sa Taguig. Isisilbisana ng pulisya ang tatlong warrant of arrest para sa mga kasong deceit, resistance and disobedience to an agent of a person in authority at unjust vexation laban sa suspect. Pero pumulag daw siya at nagpaputok. Dito na nagkahabulan. Isinugod sa ospital ang suspect, wala pa siyang pahayag. Tinuklaw ng ahas ang isang bata sa Tampakan, South Cotabato. Nung una, hawak pa ng bata ang ahas at tila nilalaro pa. Inihagis pa niya ito sa mga nasa paligid. Maya-maya, tinuklaw ng ahas ang bata. Dinala ang bata sa ospital para maturukan ng anti-venom. Hindi raw pinakawalan ng bata ang ahas at inilagay pa sa aquarium sa kanilang bahay. Nagpatulong na ang barangay sa DENR para maibalik ang ahas sa kagubatan. Narito ang ilang tips sakaling makakita ng ahas. Huwag mag-panic. Huwag ding lalapitan o gagalawin ang ahas. Mainam din kung hindi tatakbo dahil baka isipin itong inaatake sila. Bawal ang pagpataya sa wildlife animals gaya ng ahas, maliban kung ito ay emergency o nalalagay sa panganib ang iyong buhay. Tumawag sa DNR Wildlife Rescue Center kung kailang nga ng tulong para maalis ang ahas. Pangulong Bongbong Marcos sa kapagkita sa Filipino community sa Melbourne, Australia. Bago nito, dumalo ang Pangulo sa forum ng think tank na Lowy Institute. Gitna ng Pangulo, hindi niya polisiya na magpalit ng posisyon sa pagharap sa China. Itinataguyod lang daw niya ang territorial integrity ng Pilipinas, pero hindi raw sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. Sa isang business forum, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante mula sa Australia na mamuhunan sa Pilipinas. Nakapulong din ng Pangulo si Cambodian Prime Minister Hun Manet. Isa sa mga napagkasunduan nila ang pagpapalakas ng kalakalan sa agrikultura, partikular na sa bigas. Mahigit 100 opisyal ng National Food Authority sinuspindi ng Ombudsman. Dahil daw yan sa palagumen ng pagbenta ng bigas sa mga pinaborang trader. Si Agriculture Secretary Chu Laurel muna ang tatayong pinuno ng NFA. Sinisikap ang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga nasuspindi. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaya ng Pinay. Yan ang pinatunayan ng isang babaeng opisyal ng Philippine Coast Guard na inakyat ang 7 pinakamatataas na bundok sa buong mundo. Kinilala si Coast Guard Lieutenant Commander Karina Dayondon sa Stop and Salute Flag Raising Ceremony sa Rizal Park. Pinakahuling naakyat ni Dayondon ang Mount Vinson sa Antarctica. Kabilang din sina Coast Guard Petty Officer First Class Noel Cristina Penetrante at Janet Bellarmino sa mga kababaihang kinilala bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Kasama sila ni Dayondon sa kauna-unahang all-women team sa Pilipinas at Southeast Asia na nakarating sa summit ng pinakamataas sa bundok sa mundo na Mount Everest noong 2007. Nagkaenkwentro ang 81st Infantry Battalion ng Philippine Army at ang mga miyembro umano ng New People's Army sa boundary ng Camarines Sur at Quezon Province. Magbabanatan. Anak! Dinig ang putok ng mga baril at pagsabog ng mga bomba sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Del Gallego sa Camp Sur at bayan ng Tagkawayan sa Quezon.
Tumagal ng 4 oras ang bakbakan na nagsimula dakong alas 4 ng umaga. Inaalam pa ng military kung may nasaktan o nasawi sa enkwentro. Kinilala sa kauna-unahang Perpetuality's Choice Awards ng University of Perpetual Health System Laguna ang ilang Kapuso personalities at programs. 24 oras ang nagwagi bilang Best News Program. Best Public Affairs Program naman ang Kapuso Mo, Jessica Soho, habang Best Documentary Program ang Eyewitness. Best Game Show ang Family Feud at Best TV Program ang Pepito Manaloto. Dalawang Kapuso personalities naman ang pinarangalan. Si Jessica Soho ang Best Female News Personality and of course, sino pa ba naman ang Best Male News Personality ang aking co-anchor na si Atom Araulio. Congrats, ha? Kahit nasa military, may special treat for ARMY si V ng BTS. Nagpaka-fangirl naman si Lisa ng Blackpink kay Taylor Swift sa The Eras Tour sa Singapore. May report si Aubrey Carampel. Blackpink Lisa is a certified Swiftie. Nagpunta si Lisa sa second night ng The Eras Tour sa Singapore, kung saan nabigyan siya ng chance para maka-close encounter ang American pop star backstage. More than 5 million na ang hearts and reacts niyan sa Instagram. Present din sa concert ang SHINee member at K-drama actor na si Choi Minho. Nagdulot pa ng K-League sa fans ang pagtawag niya ng Nuna o Ate kay Taylor. Nasa Singapore si Minho para sa concert ng kanilang grupo. Nagpakita rin doon ng suporta si Lisa. Ibinahagi rin ng proud Swiftie na si David Licauco ang kanyang The Eras Tour experience sa Sydney, Australia. Masaya raw siya sa experience pati na sa pag-meet ng iba pang Swifties. Actually, ang daming mga friends ko na guys na nag-message sa akin saying na, wow, fan ka. Parang, uy, parang fan ka ba talaga? I mean, bakit ka fan ng ni Taylor Swift? Kasi siguro for them, parang very pambabae talaga yung mga songs ni Taylor Swift. Mm-hmm. Pero ako kasi, mahilig ako sa mga ganong kanta. Mm-hmm. Yung mga we're never, ever, ever. Ngayong balik Pinas na, mas inspired daw si David na magtrabaho. In his singer era na rin siya nang bisitahin namin sa kanyang rehearsals para sa Sparkle Goes to Canada concert tour. Makakasama ni David sina Barbie Forteza, Julian San Jose and River Cruz at Rulo Madrid and Bianca Umali. Mark your calendars, ARMY! Dahil sa March 15, magiging available na ang bagong digital single ni V ng BTS na Friends. Sa announcement sa Weverse, isa itong English love song na pop soul R&B genre. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.